Mga tanga, hindi nga ako DDS. Tanga, hindi nga ako DDS. Tanga, hindi nga ako DDS. Ilang tulog na lang, Senator. Filing na ng Certificate of Candidacy. May plano ka ba? Ang bilis ng panahon talaga. But the point is that, syempre, pagka mag-file ako, mutin academic na yung magiging test ako. Tama. Kung hindi pa natapos. Unfortunately, I am suspicious na ito talaga ang balak ng ating mga mahiwagang justice na na i-delay hanggang talagang maging moot na. But per se natin, pipilitin. Alam ninyo, hindi yung sa simula, talaga ipinaglabang ko ito dahil sabi ko, kandidatura ko ito, na ipanalo ko ito, bakit nawala sa akin? Yun ang motivation ko nung una. Tapos nung umiikot na ako, sinasabi ng tao, kailangan mabilang ang boto namin. Kahit na yung hindi sumuporta sa akin, sinasabi, kailangan malaman natin kung ano yung tunay na resulta. Ngunit ang pinaka nakakaabala na naging epekto nitong pandaraya ng Smartmatic ay yung nawawalan ng interest ang kabataan sa larangan politika. Dahil maraming ang kabataan kausap, pinupuntahan ko yung mga eskwela, yung mga university, sinasabi nila kung ganyan lang pala ang magiging tiga Venezuela lang pala ang mag-decide sa atin kung sino maging pangulo, sino maging vice president, ba't pa kami boboto, ba't pa kami makikihalo dun sa politika. Nakakabahala yun. Ano sabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, kung hindi na sila magtrabaho sa atin, hindi na sila tumutulong sa Republika, kung hindi sila tumutulong sa kapwa, kawawa naman ng Pilipinas. Wala na tayong magandang kinabukasan na maaasahan. May tatanda na kami, mawawala na kami, wala naman kaming kapalit o wala naman kaming kapalit na magaling. Yun ang problema. Actually, ito nga po ang mga komento ngayon, no? Pumuputok ang aming Facebook ngayon dahil sabi nila, bakit kaya ang tagal ng resulta? Ayan, sobrang tagal ng resulta ng recount, inaamag na. Marcos lang ang malakas. Yeah. Thank you. Maraming salamat. Talagang mukhang yun ang balak talaga ng justice na i-delay ng i-delay. Halatang-halatang. Pinahinihipit na namin sa lahat. Kita mo yung mga comment, Senator, ang dami. Paano kung pag-abutan ka ng certificate of candidacy? Yung tinatawag yung Miriam Doctrine na pag-file, parang ina-abandon mo na yung kaso, wala ka na magagawa. Pag naubusan ka ng oras, we will just have to pero hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. I'm going to do my best to continue to fight this fight because alam ko importante ito, hindi lamang para sa akin kung hindi talaga sa political future ng ating bansa. Hindi ko kaya kalaban nyo mismo yung nasa PET si Leone. Maliwanag talagang kalaban namin. Si pinagmumura ang pamilya ko ng mga yan. Talagang galit sa amin yan. Matagal na galit sa amin yan. Pinagmumura ang tatay ko niyan. Pinagmumura ang pamilya ko niyan. Kaya maliwanag na maliwanag kung ano yung kulay ng politika niya. Kaya pala. Delikado. Wala kang aakit. Kaya delikado. Pagka ganun, ang mangyayari dyan, nga. yun na nga. Kaya may proposal pa ako tungkol nga dito sa electoral reform. Dapat siguro, meron tayong special court para sa nagagawin. Dahil kapag hindi tama yung ginagawa ng justice ng PET, wala na akong tatakbuhan . Wala na akong Supreme Court na tatakbuhan na sinasabi hindi tama ang patakbo nitong justice nito doon sa aking kaso para i-decide ngayon ng Supreme Court. Supreme Court na mismo yun . So pag hindi sa aming palagay hindi tama ang patakbo, wala na kaming tatakbuhan. We have no recourse, ika nga. Tsaka being the arbiter of law sa bansa, pwede namang tanggalin sa kanila mga electoral protest kung napakasimple lang, di ba? Well, meron sa lower level, meron yung HRET, yung House of Representatives Electoral Tribunal. Yun ang katumbas ng PET dun sa House. Meron SET, yung Senate Electoral Tribunal. So sa level na yun, meron talagang mekanismo. Meron nakaupo dyan na chief na Supreme Court Justice sa bawat isa.
Yun lamang yung sa presidential. Mm-hmm. Yung sa presidential, pumupunta diretso sa Supreme Court. Mm-hmm. So, kaya nga, ang isa sa proposal ko, eh, dapat magtayo na tayo ng special court, mm-hmm, na walang gagawin kung hindi yan. Isa pang nalaman namin, nakita namin problema, karamihan kasi ng justice hindi hinahawakan ng electoral protest, kasi ang electoral, mm-hmm, protest ko sa presidential, ito lang ang electoral protest na umabot sa ganito, eh. Mm-hmm. Kaya this is the first time na umabot sa phase na ito, at marami tayong tinitignan at interpretation sa batas. Ngayon, maganda sana kung yung magiging PET, yung special court, puro eksperto sa electoral law. Mm-hmm. Dahil sa ngayon, siyempre, hindi mo naman masasabi lahat ng justice ng Supreme Court expert sa electoral law. Mm-hmm. Eh, siyempre, mga bagong issue ito, hindi naman nila naharap ito since nag-judge sila. Kaya kailangan, meron talaga specialist court. Sa aking palagay, okay, that will help everything, must be bilis, at mas magiging fair. Ay, meron akong kakilala na magaling sa electoral na ganyan. Kakilala mo rin, Senator Bongbong, si Judge Cicero Jurado. Kilala mo yan. Okay. Okay. Oh, yan. Daddy, good morning, Daddy. Good morning. Yan. Anyway. Ako, pumuputok ang ano natin, oh. Punong-puno, oh. Punong-puno, oh. Maraming salamat sa interest ninyo. Lahat. Oh, thank you very much. Mahaba pa sana pag-uusapan natin, kaya lang medyo overtime na tayo, Senator, siguro sa mga susunod na pagkakataon. Sige, napasarapang kwento. Hindi, bali, mauulit. Ito lang, may pahabol. Mavic Lane, galaw-galaw, baka pumanaw. Senator, maraming salamat. Senator, thank you. Ako'y magpapasalamat. Sorry na lang at hindi tayo natin nabuo yung... Hindi, bali, ulitin natin. Agahan natin. Maraming pasiguradong issue na lilitaw dito sa darating na panahon. Salamat po. Maraming salamat po, Senator. Maganda maraming salamat.